is another makeup sesh, and I have here our Miss Universe all the way from Zamboanga. Hi everyone, it's me, your Miss Universe Philippines from Zamboanga del Sur, Perlene Yamota Kayona. Hi Perlene! Ayan, and we also have our guest makeup artist, Kawai Kawai Ka Naman Bella. Hi! Hi Perlene! Guys, Perlene has a bit of an idea already how to do her makeup in a way, alright? And before this actual session, we chatted already na according to her, tama ba ang weakness mo is your eyes? Yes, ma'am. Next, in my eyeshadow, not good in putting eyeshadow in my eyes. So for today's session, we're just going to focus on the eyeshadow. Guys, just a reminder, this video is edited already for a more enjoyable watching experience. The full class kasi is roughly around 2.5 hours, so medyo mahaba talaga siya, depending on the speed of the student or the need of the student itself. So if you guys wish to have your own personal one-on-one makeup session with us, just message us on Facebook at NYX Institute of Beauty. Sige, let's start. So let's do our eyes first. So when we're doing our eyes, we usually start with the eye primer. Do you have an eye primer? Yeah, I have here. Aba, kompleto, merong urban. Wow. Okay. Actually, so, nakaset ko lahat eh. Parang ako ano. Excited ng makeup. Naka-arrange talaga siya. Take a look. Yeah. Wow. Wow, prepared! Gusto ko yan. Yeah. Outdoor makeup. Pero alam mo, promise, mas okay yung kilabasan. Mas klaro, mas ano, bis sa internet mo sa labas. Okay, so let's start with putting on an eye primer. Dapat maliit lang, pea size lang. And then lightly place that all over your lid, just like what Bella will be doing. Bella, pakita mo. Okay, sobrang, kapag naglagay ka, as in, parang that lang. Pea size. Then, saka mo siya ikakalat. Lightly tap that onto your entire lid. Now, the next thing we're gonna do is we're going to blend our transition shade. But before that, I'm gonna show you the different sizes of eye blending brushes that I have. So, these are all blending brushes. Okay? Meaning, pang blend ang eyeshadow. But ang difference niya is the size. The bigger the blending brush, okay, mas fluffy siya, mas light yung nailalagay niyang pigment sa eyes. Okay, so mas maganda to pang feather out, pang buff out, pang smoke out. Alright, so again, this is lighter. But the smaller the blending brush, mas darker yung nailalagay niyang pigments. Meaning, mas harsher ng konti yung pagkalagay niya ng color. So mas pigmented yung nailalagay niya. So we'll start first with our biggest blending brush. Okay, get your eyeshadow. Tap at your transition shade. Now, a transition shade is a shade that is medyo close to your actual skin color. Yeah, tama yan. Tama yung brush mo. Tapos, pili ka ng transition shade. Like what? Yung medyo malapit sa actual skin color mo. Pero dapat hindi shimmery ha. Matte lang. I only have this option. Teka lang. Yung pinaka-first na shade dun sa Charlotte Tilbury, may shimmer ba yun? This one? May shimmer ba yan? Wala. Meron po. Meron. Wag. Ano na lang. Kunin mo na lang yung contour mo. Okay, guys. Assuming you have limited eyeshadow palettes, what we can do is we'll use our contour na lang as a transition shade. So, tap onto your contour palette. Tap. Okay, tap onto your contour palette. And then, we're going to blend that on top of our crease lang. Like that. Yan. So, do that on both eyes.
huwag kang mag-alala na hindi pa siya kitang-kita. Dapat sa ano lang, actually itong kulay ito, dapat hint lang siya. Very light lang siya. Pero inatamong siya abot dun sa brows mo, ha? Dapat dun lang tayo sa may... Ayan, dyan lang tayo. Good job. Okay. So once you're done with your transition shade, what I want you to do is to get your small blending brush. Okay. And then, pumili ka ng dark shade mo na gusto. Pero, yung matte ha, huwag muna shimmer. Choose a dark matte color. Hindi naman kailangan laging black or brown. Kung ano yung dark shade na gusto mong lumabas dun sa eye look, it's up to you. Tapos, okay, here's what you do, darling. You're gonna lightly tap that on the corner of your lid. Like that. Pero wag mo muna siyang ikalat, ha? We're going to lightly tap it at the corner of our eyes. Pero, andun lang tayo dun sa lid part. Hindi pa tayo magsa-smoke out. So, keep it there lang muna. Tapos, yung pinang-blend mo kanina ng transition shade mo, ipang-smoke out mo siya. Ayan. So, ulit-ulitin mo yung ginagawa natin na nagka-tap tayo ng darker shade. And then, we're gonna smoke it out. Ulit-ulitin mo lang siya. Hanggang sa mag-build up, saka makuha mo yung gusto mong color. Sige, dagdagan mo pa yan ng konti. Hanggang sa kita na talaga. Repeat that process over and over until you build up enough eyeshadow na kita siya even when you're opening your eyes. Kamusta naman ang GCQ experience dyan? Or ECQ? Actually, ma'am, ngayon lang. Ngayon, today lang talaga ako gagraduate ng quarantine ko for 14 days. Asa bahay ka lang? Na-lockdown ako sa Manila 3 months sa QC. As in, lockdown talaga na hindi pwede kami maglabas. Tapos, pag-uwi namin dito just last June, first day, na-quarantine kami ako dito lang sa apartment ko. Oh, anasta ka pala sa Manila. So ngayon ka palang naka-uwi pala. Oo, 14 days pala ako dito. Doon ako na-lockdown sa Manila kasi yung flight back ko dito, March 22, tapos nag-lockdown ng 15. Oh, pero buti so, nagamit mo pa yung ticket mo. Hindi na po. Nagla-land trip kami from Manila to Mindanao. Grabe. Almost 5 days kami nag-land trip. Ang dami pang, i-comply na requirements. Tapos na-stranded kami ng 2 gabi sa different cities. Talaga. Pero safe naman po. Okay lang yan. Tama ka. Yun yung importante. What's important is you're safe. Oh my God. I can't imagine. Kaya nga eh. Na ako makita yung family ko kasi ang tagal ko na hindi ko sila nakita. As in. 5 days sa land? Grabe. Paano kayo natutulog? Saan? Oh nga. Paano yun? Kung saan kami na-stranded doon, kami natutulog. Oh. OMG. Hirap na na. First time ko yung experience yung ganong bagay. Tapos, na-enjoy ko din kasi first time ko din dumaan doon sa lugar na yon. Pero, wala lang talagang tao. Kami lang. Pero na-comply naman namin lahat ng requirements bago kami umalis sa Manila. So, ano pinagagawa mo sa Quezon, sa Manila nung time na lockdown kayo? Since hindi talaga kami nakakalabas, nasa bahay lang talaga, kahit ano nang maliit na bagay pwede mo gawin sa bahay. As in, cellphone lang talaga yung nagbibigay na yung parang libangan. Tapos yung mga kasamahan ko din, taga-province lang din sila, na-lockdown din sa Manila. Tsaka kasama ko din yung makeup artist ko. Ay, yung na-meet ko sa Uptown. Di ba kayo yun? Tama ba? Oo, alam ko ikaw yun. May papasok ako sa may guard, tapos nakita ko yung makeup artist ko. Opo.
Oo, na-meet ko na yung makeup artist mo. Natakot talaga ako maglagay ng dark sa eyeshadow. Kasi hindi ako marunong mag-blend. Pero hindi, yung technique na binibigay ko, di ba medyo mas madaling mag-blend when you're blending with a clean brush. Actually, maganda yung pagkakasmoke mo. Na, hindi, walang touching, yun yung importante. So, kung takot ka mag-blend, takot ka mag-smoke out, ganun lang gawin mo lagi. Dagdag ka lang ng dark, tas you blend it with a clean brush. Para hindi ka natakot, kasi inuunti-unti mo lang siya. Come time na parang, uy, okay na ako dito. Di ba? Mas madali kasi magdagdag kaysa pag nasobrahan ka ng parang, oh my God, ang dark na nito. So just, ano, parang build up mo lang siya. Slowly but sure. Blend mo lang siya rin ng blend. Blending is life. Blending is life. Happy ka na dyan? Or darker ka pa? Okay na ako dito. Take a look pa ako. Okay na ba? Kerry, okay. So, the next thing we're gonna do is look for a pencil brush just like this one. And then tap onto your darkest shade. Ito kasi yung gamit ko, yung gusto kong kulay. Yung pinaka-patusok niya, yun lang yung pinaka-ilalagay mo sa darkest shade. No, kahit na tapos medyo pagpag ng konti, saka mo i-blend sa ilalim. Ayan. Tapos, huwag mo nang dadagdagan yung product kasi dapat pa-fade siya, papasok. Yan. Kapag hindi ka pa happy dun sa product na nasa lower eyes mo, kuha ka ulit ang product tapos i-blend mo ulit sa ilalim. Yeah. Tignan mo yung kay Bella, parang nag-meet yung eyeshadow niya sa taas tsaka sa baba. So, ganun yung goal mo. Parang, nagiging, pag tinignan mo yung eyeshadow, mas mukha siyang kompleto, mas mukha siyang buo. Kasi nag-meet yung eyeshadow niya sa ilalim tsaka sa taas. Ayan. Sige, try mong gawin sa'yo. Gagamitin ko yung ginagamit ko dito sa... Oo, yung dark na ginamit mo kanina. Kung ano yung ginamit mo sa taas, yun yung gagamitin mo sa baba. Darkest shade. Once you're done with that, siguro if I were doing your makeup, dahil akong medyo malaking event to, photo shoot, I would make it darker pa ng konti. Pero not saying that that's wrong, actually okay naman yung blending mo. And then the next step is, maglagay tayo ng konting shimmer. Get a flat brush. You're going to swipe the product, tapos saka mo siya itatap sa lid mo. Tap lang siya, tap. Para yung shimmer niya hindi mawawala kung paano mo siya kinuha. Yan. Kapag hindi ka pa happy, kuha ka lang ulit. Then, hanggang sa makuha mo yung itsura ng shadow mo. Ano yung pipiliin mong shimmer? Yung nasa pinakauna, yung parang champagne light gold or yung parang yan equal sa taas yan yung pinakauna yeah may shimmer siya ayan so tap ka ay mag swipe ka ng konti swipe tapos lang tap it on your lids kung saan walang smoke doon mo ilalagay yung shimmer mo okay. No. And then, right where your shimmer and matte meets, dear, di ba ngayon magkatabi sila? What you want to do is, medyo mag-meet sila. Pero ingatan mo na hindi lahat ng shimmer shade mo hahalo na siya dun sa buong smoke. Yung hati lang, yung pagkatabi nila, dapat hindi isang linya. Mag-meet lang sila. So what we're going to do is, we're going to lightly blend yung part lang kung saan sila nagtabi. Okay? Which Bella will show you again. Okay. So, kung ano yung ginamit mong yung pencil brush mo kanina, pwede nyo na rin din yung pang blend mo. So, ibe-blend mo siya
para makita ulit yung pinaka-dark niya. At the same time, may kita mo na nag-smoke na siya. Yung dating. Alright. When you're done with your eyeshadow, Bella will be showing you how to put your tight line and waterline. Okay. So, meron ka bang black eyeliner? Hindi yung liquid, ha? Yung pencil. Mamaya pencil tayo lang, black. Yung liquid sa taas. Pero yung sa loob, yan. Okay. Okay. Bagong tasabayan? Yes po. Okay. So, importante itong tight line na ito para mas na-define yung shape ng mata natin. At the same time, kapag photo shoot, maganda yung dating ng mata natin. Hindi siya mukhang, nakikita nyo, di ba, kapag may photo shoot tas hindi maayos yung pagkakalagay sa mata. Parang may puti sa ibabaw. So, yun ang iniiwasan natin. So, para maging buhay na buhay yung mata, dapat may tight line. Okay, so, para hindi ma-poke or matusok yung mata mo, dapat yung salamin na gamit mo sa baba. Sa baba. Mm-mm. Tapos, parang ganito. Habang nakatingin ka sa baba, saka ka maglalagay. Ayan. Lightly glide it over your waterline. Mas pigmented yung liner mo, mas maganda yung dating. The same pencil, yun din yung gagamitin mo sa baba naman, sa waterline. Kasi yung mata mo, hindi naman siya singkit. So, okay lang din na black. Yung black ang gagamitin mo sa baba naman. I'm gonna teach you how to put your liquid eyeliner. So, kuha ka ng angled brush just like this one. Okay. And then, tap ka dun sa dark shade, na, yung eyeshadow na ginamit mo kanina. So, patanongin mo ako, Miss Nix, bakit eyeshadow ulit? Hindi pa naman ito yung eyeliner natin, darling. Nagawa lang tayo ng guide para hindi ka mahirapan na pantayin siya. Kasi kapag liquid na siya, tapos nagkamali ka, minsan pinipilit niya siyang, pag nagkamali kayo, buburahin niyo, pati yung eyeshadow nasisira. So at least kapag eyeshadow lang muna yung pinanline mo, makikita mo yung guide, ay, hindi siya pantay. Teka, bababa ko pa yung isa ng konti. Okay? So, at ang laging tanong sa akin, Miss Nix, paano mo nalaman kung saan yung parang pinaka-check niya? Ang guide mo, darling, is you look at your waterline, ito, sa ilalim, look at it, imagine mo kung tuloy-tuloy siya, yun yung pwestong perfect ng iyong wing eyeliner. So again, imagine if this waterline is tuloy-tuloy, yun yung perfect na pwesto ng iyong wing eyeliner. Once you're done, I'm gonna show you how I do my wing. So I would usually start with yung mismong pinaka, parang manipis sa manipis itong parang check. Like that. Kita mo? So, pag nakagawa na ako ng check, bababa lang ako ng konting-konte para matulis sa matulis yung dulo ko. And then, kukonek ko siya halfway. Like that. Kita mo? And then, i-fill ko na lang yun. Ayan. Okay ako. Pantay naman. Good job. So, nangawit siya, nangawit siya. Nangawit siya sa kaka-eyeliner. Pero pantay naman. Eyeliner. Pero alam mo, kung masyado din mag-wing, okay na ako na ganyan lang sa kaliit. Kasi mapuputol siya dun sa eyes mo eh. Saktong-sakto na yan. Good job. Okay, when we're done with our eyeliner, we're gonna put on our falsies, but we start with our mascara, which Bella will be showing you. Okay, get your mascara. Okay. So, kapag
pageant, mas okay kung waterproof para walang smudge, no? Nilalagay natin tong mascara para kahit papano, habang dinidikit mo pa lang yung falsy mamaya, dumidikit na siya mismo sa lashes natin. Okay, kapag naglagay tayo, mag-i-start tayo sa root ng lashes. Ganun din kung paano ka nag-apply ng tight line. So, pagay ito. Para hindi natutusok yung mata mo. Ganun din sa kabila. Okay, when you're done with your mascara, get your lashes. No? Make sure na yung lashes mo kasukat nung pinaka upper lash mo. Kasi kapag masyadong mahaba, kitang-kita siya na mas mahaba sa mata mo. At the same time, pwedeng tumusok sa loob, papaloob. Yan ba nasukat mo na, ano, Miss Perlin? Opo. Then, saka natin lalagyan ng lash glue. Kapag naglalagay tayo ng lash glue, make sure na manipis lang. Hindi kailangan na masyadong maraming glue ang eyelashes kasi mas matagal matuyo, matagal siyang didikit, at magkakaroon ng white stain yung eye makeup mo. Okay. So, syempre, kapag nilagyan na natin ng lash glue yan, hindi ka agad yan dinidikit. So, medyo bilang ka mga 20. O kahit na 30. Ako nga minsan 30. Depende, pag nakita mo na siya na medyo patuyo na. Kasi, yung mas malapit na siyang matuyo, mas maganda yung kapit niya sa lashes mo. Okay. Na-experience mo na ba maglagay sa sarili mo? First time po. Ay, first time. So, kapag first-timer ka, pag first-timer ka, mas okay na ididikit mo siya dito muna sa loob. Tapos, ididikit mo siya ng dahan-dahan papunta sa outer lashes. Dumidikit sa kamay ko. Okay, nadikit. Make sure na hindi ka natutusok kasi mamaya ang ganda mo nga pero hindi ka naman komportable, hindi ka makangiti, tapos hindi ka makapikit. Usually, yung mga lashes nyo na ginagamit talo na yung mga pampageant, pwedeng i-recycle. Pwedeng gamitin nyo pa ulit yun. Basta tatanggalan nyo ulit ng mga lash glue. Tapos, isa-sanitize mo siya. Tapos, saka mo ulit siya ilagay sa lalagyanan. Pero, sa'yo, ikaw lang ulit gagamit nun. Okay, meron ka bang, ano, yung lash curler? Kung wala, pwede na rin yung kamay mo or daliri mo. Kasi may mascara na in between. So oo, may, pwede nang pagdikitin na lang yan. Pero ideally, sana yung gantong pang curl per dino. Yung mini. Para may control ka din. Po? Kung dito, ideally, sana ganto yung mini. Pati na kami ng lash curler mo. Mas okay, mas ma... Ayan! Meron siya. Ayan pala! Kompleto! Ready na ready. Okay, kapag nadikit mo na yan, naayos na. Ayan, kita ka na. Pwede ka na ulit maglagay ng mascara sa lower lashes naman. After ng eyes, ano pa yung gusto mong matutunan, darling? Kilay na pang pageant. Ah, pero alam mo, ang ganda ng kilay mo. Yung pagkakagawa mo ngayon, ikaw lang ng kilay niyan? Ako lang.
Hindi, kasi seryoso, promise. Akala ko nga pala, ayaw mo magpaturo kasi marunong ka na eh. Thank you. Ako lang po talaga, pero it takes an hour. Pero hindi maganda, promise. No BS. Ang ganda ng shape. Ang linis. Wait, exactly what do you mean by gusto mong pang-pageant? You wanna learn how to like intensify it for stage? Yung pang pageant talaga, yung pang ano, yung kaya ko na sarili. Okay, what you did honestly, if you're gonna ask me, happy na ako dyan. Yan na yun. Pero if you want to learn how to intensify it, I'm just gonna give you a few tricks na lang. You don't have to copy this right now. Di ba yung ginawa mo na siya? So medyo light yung shade niya, correct? So if you wanna intensify it, what you can do is, you can tap, okay, get your darker brow color, and then, what I'm going to do, just in case lang na you want to intensify it, is, you're going to concentrate yung dark shade at the, dun sa may bandang arc niya, going down the tip, which I will show you. So, ayan. Ayan. Di ko makita po, ma'am. Sorry. Ayan. Okay. So, dadarkan ko lang muna siyang ganyan, and then I'm gonna fill that in. And then get your spoolie. Tapos blend mo lang siya. Notice that I kept it at the outer part lang talaga. Tapos blend mo lang siya. Ayan. So, dito pala siya ma'am, next. Dito pala mag-start. Not necessarily naman. Kung gusto mo lang siyang intensify. Di ba may brow product ka na? Yan, yung kung ano yung meron ka na ngayon. Optional namang naman na dagdagan siya ng darker shade dun sa pinaka-outer. Tapos i-blend out mo na lang. Kita mo? Mas nag-pop siya. Optional to dear ha. Honestly, yung brow na meron ka ngayon, happy na ako dyan. Ano bang gusto mo pang malakas? Kasi minsan ako nag-start ako dito talaga. Ang dami. As a inner. Yung lipstick. Gusto mo mag-start at dito? At saka, ang problema kasi ba nag-start ka dyan minsan, wala ka ng gradients. Kita mo yung brow ko from light to dark. Talagang mas pumuputok yung outer part ko. Tapos ito, very fine lang siya. Ano lang, parang bushy lang dyan. Contouring daw, ma'am. Ah, gusto niya mag-contour. Okay. Ito yung golden rule sa contour. Huwag mo i-contour kung hindi mo kailangan. Kukuha ka muna ng light contour shade mo. Sa forehead, okay lang yan. Sa forehead, kung halimbawa, guys, for those who are watching, kung ang forehead niyo ay maliit naman, okay, huwag yun na i-contour yung forehead niyo. Yun yung sinasabi ko, kung hindi naman kailangan, huwag gawin. In my case, since medyo palit-maran yung forehead ko, kailangan ko ng contour. So, you start at the hairline. Pearlene, you can start doing this. So, start at the hairline and then blend it. Parang gagawa tayo ng very, very light na payo. Pero dapat nagko-concentrate ka sa hairline. Tapos, slightly smoke it out, creating an inverted U. Ayan. Tapos, dear, tignan mo yung mukha mo. Okay? If your face, maliit naman siya, okay? Hindi naman siya malapad, hindi mo kailangan padaanin yung contour dito ng bonggang-bongga. Nakita ka na ng mga, tawag dito, infographic about contouring. Dapat daw number 3. Nakita ka na nun? Hindi automatic yung number 3 na yun, ha? We're only going to do the part here kung malapad yung face. Pero kung hindi naman malapad yung face, maliit naman yung from your brow to your dito sa buhok na to, pag naka-straight ka, kung maliit naman tong space na to, huwag ka mag-contour ng bongga dyan. So what we're gonna do is, from your hairline, papadaanin lang natin siya dun sa dito, sa side, pero hairline lang. Hindi ko siya i-blend here. Only at the hairline. And then dito sa part na to, tap, 16. Okay. From the hair, ang pwesto ng contour dito, darling,
from the tip of your ear, going down the tip of your lip, pero we end at the tip of the eye. So concentrate at the hairline again. Tapos, pag konti na lang yun naman ng brush, yun yung very, very lightly i-blend down mo. Just smoke down mo lang siya. Pero again, concentrate at the hairline and then blend it down, smoke. Smoke out mo lang siya. Kita mo, parang, pag tinignan mo yung contour ko, eh, alam ko kita naman. Nagmumukha lang siyang shadow. Parang nakapuff lang yung cheekbone ko. Pero hindi siya lang, literal na may isang swipe ng contour shade. Then, kapag night look, you can very, very lightly lang, intensify mo lang yan. Dagdag ka lang. Parang yung eyeshadow lang kanina, kapag kulang, dagdagan mo siya slowly. Blended. Harsh. So, dun tayo siyempre sa blended. Okay? Blended. Harsh. Sinapa? Hindi sinapa. Okay? So, after that, dito sa may jaw part, Perlin, there's two ways to contour that. Okay, again, there's two ways to contour that. If you want your face to be more feminine, medyo pa-sweet, ang contour natin in between. Okay, so para i-hide natin yung jaw. Pero kung medyo ang gusto mo naman, mas maging fierce ka, palaban, lalo na pag sa photo shoot, gusto mo medyo maganda kang angulohan, ipa-pop naman natin sa ilalim ang contour natin. Okay? So, depende yan sa gusto mong mangyari. Do you wanna look more feminine? Soften your look. You blend it in between. But if you wanna look more fiercer, mas magandang angulohan sa camera, sa ilalim ka magko-contour. Alright? So, what do you want? I think it would be nice to soften up ng konti yung features mo. So, it would be, I would suggest in between ka mag-blend. Yan. Ganda! Okay. Sa nose naman, hopefully meron kang ganito, but wala, you can use your eye blending brush. This is a nose contour brush. Para siyang angled, pero maliit. So, here's what you're gonna do. You look at your nose. Okay. Kung saan, doon muna tayo magko-concentrate ha. I'm not saying that niya siya i-blend. Pero doon muna tayo magko-concentrate. You look at your nose, you look at where it starts to be parang wide. So, sa nose ko, nag-start ako maging wide somewhere around here. Okay? Doon ako naging wide. Ito medyo maliit, maganda yung... Ito wide. Matangos to eh, okay ako sa akin. Sa akin, dito ako naging wide. So, doon ako muna magsa-start ng contour ko. Diyan ko muna siya i-concentrate. Okay? And then, medyo chubby rin yung ilong ko dito. Ayan. So, kung ano yung mga gusto kong lumiit, dun muna ako magko-concentrate. Okay? Ayan, chubby. Tapos, clean your brush ng konti. Tapos, i-blend up mo to connect it dun sa brow. Pero dapat very light na lang dyan. Smoke out yung iyong ilagay na contour. Hindi, I'm not in favor of ruler lines. So, dapat blended yan. Dapat, again, as I mentioned earlier, dapat mukha lang lang shadow. That's actually how you would know if your contour looks great. The moment that you look at your face, you feel na para lang siyang may shadow. Hindi literal na parang may isang tipak lang ng kulay. It has to look like a shadow. And then very, very lightly blend that. Let's do our blush. Blushes that I would suggest on you, puro warm tones lang sana. Huwag kang mag-cool undertone. So, yung mga orangey brown, mga sun-kissed yung tone. Okay. Actually, maganda naman yan. Kaya lang may shimmer yan, di ba? Ingat ka lang dyan. Actually, that's a nice product. Ang reminder ko lang sa mga shimmery na blushes, minsan may tendency yan sa camera na mukha kang oily. So, get
your blush brush, tap onto your warm undertone blush, and then you smile. Tapos we're going to tap it very, very lightly. Tap and blend it dun sa ilalim ng ating apples of the... Masyado malaki yan, dear. Baka lamunan yung buong mukha. Yan. And then, tapos lightly tap it on top of your contour. And then when you're done putting on your blush, let's put on our highlight. Ang highlighter, usually I would use a smaller brush like this one. Yung parang blush, ano lang siya, eye blending brush. Hindi ako mahilig gumamit ng fan brush kasi usually ang laki ng kinukuha niyang space tapos ang laki ng fallout. So get an eye blending brush. The highest, pag naka-smile ka, yung pinakamataas na point below your corner of the eye, doon natin ika-concentrate yung highlighter. Which one po? Yung taas na lang. Yung champagne. Oo, champagne. Yan. And then your Cupid's bow. Tapos, pagdating mo ngayon sa iyong nose highlight, gumamit ka ng pinakamaliit na brush na makikita mo. Ideally, a pencil brush. Ano, or basta anything that is small. Okay? Bakit maliit? Kasi kapag malaki yung inyong... Imagine mo ganito kalaki yung gagamitin natin. Ang mangyayari sa nose mo, yung kung gano'ng kataba itong fluffy blending brush mo, yung buong yun, lalapad yung ilong mo. Kasi yung ganito kataba yung malalagay na highlight. We're going to concentrate that at the tip lang. Very, very small lang. Like that. Ayan, kita mo. Tapos, dun lang sa may bridge. Ayan. Dapat maliit lang. As thin as possible. And then, that's it. So, loves, that's all we have for today. I hope you enjoyed and learned something new. If you like this video and would like to see more of our beauty and makeup videos, please do hit like, subscribe, and of course, push the notification button. And then if you guys would want to also see more of our collab with Miss Universe Philippines, do check out all our posting in the near future. Also, if you guys want to see more of the events of Miss Universe, just check them out on Facebook at Miss Universe Philippines. Siyempre, if you want to shout out for Miss Zamboanga, Pearlie, where can they find you? Yeah, you can follow me on my Facebook page and Instagram, Pearlie Nyomota Kayona. See you there! And thank you so much, Ma'am Nek, for another lesson that I've learned. Yay! Sana nag-enjoy ka! Thank you to our guest makeup artist, Bella. Where can they find you? On my Facebook page, Instagram, YouTube, at BellaBellHMUA. Thanks again for watching. And again, if you'd like to experience a one-on-one makeup sesh with us or one of our scheduled group makeup class, feel free to message us for more info. And see you guys soon. Bye!